Hello mga ka-garden, good morning. Morning sa bawat isa. Yan, dito ako sa aking garden ngayon. Magtatanggal po ako ng mga tuyong mga ano, dahon at saka ano, mga tuyo ng yung mga natuyuan na ng mga bulaklak ng orchid saka daisy. Ayan, ano, medyo umulan ngayon kaya yun, medyo mahamog. Pero ayun, tuwang-tuwa sila. Kahit naglaylayan yung mga flower nila, tuwang-tuwa sila. Ayan po. Tapos, anong araw ba ngayon? Ngayon ay Wabies. Wabies ngayon, 20 ng January. Ayan. Halip po kayo, samahan nyo po ako maglinis na muna ng aking garden. Ayan, umagang-umaga po mga ka-garden. Hindi pa nag-susuklay ay dito na po sa garden. Pero ayan, ito po yung daisy ko na pinakita ko dati yung pagtanim ko po. Yung niripat ko po sila 1 month ago. Ayan po, namulaklak na po siya. May African daisy po siya. Bali, orange po yung kanyang kulay. Ayan, at ito po yung iba. May mga bulaklak na po ding nalanta. Yan, naman yung mga bulaklak na lalanta. Tanggalin po natin yung mga bulaklak ito. Dito po anak sa baba. Ayan, ito po. Ito yung red na sinabi ko dati na red siya. Tanggalin po natin yung mga tuyong ano para gumanda. Ito, namulaklak na din po siya. Ito yung natanggalin po natin para maganda po. Ayan. Ayan. Yan, doon usog muna anak. Doon usog kayo anak. Ito pa. Ito po sila yung mga daisy. Ayan, tanggalin po natin yung ato, mamumulaklak na din po ito. Usog dito anak. I-close up mo. Ayan, ito. Ayan, tanggalin po natin. Ayan. Ito pa. Ito white siya. Ito yung mga niripat ko dati. Ayan, tanggalin po natin yung kanilang mga tuyong dahon para po maganda po yung kanilang pagtubo. Para po, ayan po, pangit po kasi pag mayroong mga luma na ano na, medyo nasisira po pag madaming tuyot na dahon. Ayan po. Ayan. Saka ito, umulan po kasi kagabi. Kaninang madaling araw. Ayan, naglaylay na po. Kulay pink po siya. Light na pink. Pero may bulaklak po. I-close up mo anak dito. Ayan o, may bulaklak na bago na naman siya. Ito po, maliit. Ayan, ito po ang kanyang bulaklak na maliit. Tanggalin po natin yung mga ano. May possible na naman po siyang bulaklak. Ibig sabihin po healthy po talaga siya kasi may bulaklak na naman. Okay, hindi po siya masyadong mataba pa kasi ay 1 month pa naman. Kasi wala naman po akong nilalagay sa kanila, ordinary lang, dilig lang. Hindi ko po 'yan dinidiligan ng wiwi ha. At sa hugas bigas. Sa orchids lang po talaga ang hugas bigas. Pero ako hindi nagtatay sa daisy kasi nalalanta po ang daisy. Ito. Then may bulaklak na po siya. At saka may bago na naman. May bago na naman po siyang possible na bulaklak. At ito, kunin po natin na ito sa ilanta na din. Ayan. Ayan, ikat po natin. Dahan lang, baka masama yung isa. Ayan na po, ito. Ayan, tapos tanggalin po natin yung mga tuyo na mga dahon. Ito po. Ayan. Kasi kadalasan po, pinagmumulan po siya ng ano. Hindi po makaano yung kanilang ano, pag summer kasi medyo nasisira po. Pag sobrang ulan naman po, nalalanta din.
talagang medyo mahirap din po alagaan ang Daisy, pero okay lang po sila. Siya may bulaklak na po sa kayong iba. Ayan. So, ito po. Ito po ay may nakahalo na po na magic rose, yung Vietnam rose. Ayan. May nakatusok po. Para po gumanda ang tubo. Ayan. So, ito. Ayan po. Ito pa. Tanggalin po natin yung mga damo-damo. Para po hindi sagabal sa paglago ng Daisy. Ito po kasi ang ano dito ngayon sa akin. Itong tumutubo na mga damo-damong maliliit. Tapos ito pa, ito yellow. Yellow naman ito. Ayan. Yung nakaraan mga kagarden, ito siya ay dinapuan ng piste. Yung linanggam kasi siya yun, nagkaroon ng aphids. Inispray ko siya ng 7. Okay na, ayan po. Medyo gumanda na po yung kanyang mga bagong ano dahon. Kaya ayan, medyo ano na. Ayan. Pag kasi dinadapuan po ng mga langgam, napasok sa ano, nagkaka-aphids po. Ayun po ang dahilan, kaya nasisira po yung Daisy. Minsan po nabubulok pag hindi naagapan, namamatay po yung Daisy kasi nasisira doon sa mga aphids na galing sa langgam. Ayusin mo, anak. Ayan, ito may bulaklak na din. Saka ito, ayan po ang aking mga Daisy. May mga kunti pa lang naman po ito na variety. Yellow, red, golden yellow, saka baby pink, light pink, saka white. Yun pa lang po ang aking variety. Ayan. Tanggalin po natin yung mga pangit na dahon para po maganda yung kanilang pag ano. Ayan. Tapos ito po yung aking purple na sili. Ayan, pinapadami ko pa. Malapit na siyang mahinog. Ayan po. Ito nga po, medyo dinapuan din ng piste. Dinapuan po siya ng ano, kaya nag-brown-brown yung kanyang mga dahon. At medyo pumangit na. Ayan, parang mamamatay baga siya. Kasi ay nilanggam din. Yan, sana ay manumbalik sa dati. Ayan. Ayan po ang aking mga Daisy. At ito naman po ang aking mga orchids. Ayan, tanggalan po natin sila ng mga tuyong mga dahon. So, yung mga naninilaw. Yung mga naninilaw naman po, okay lang po yan. Kasi yun po ay simbolo po ng pagkamatanda na nila. At kung bagong tanim naman po, okay lang naman po kasi yun manilaw kasi bagong tanim pa. May pag nagkaano na yun, hanggat minsan nga po nalalagas talaga po yung mga dahon nila pag bagong tanim, lalo pa yung hindi pa stable yung kanilang mga ugat. Ayan, saan ay mga anak ko, ano ayun? Kunin natin yun, anak. May tuyo na na ano, halika. May tuyo na na. Huwag mo i-close up head. Yan, itong aking taga-video, ang aking panganay. Pagpasensyahan nyo na kung pangit ang video. Kasi hindi naman, bago pa lang po kami, bago pa lang po ako nag-vlog. Hindi pa masyadong marunong. Saka, wala naman. Kasiyahan lang po namin ng baby ko na mag-post ng aming mga halaman.
para happy. Baka nagtubo na yan. Hindi po kami marunong mag-edit, kaya pagpasensya nyo na po kung yun lang kung anong kaya namin ibigay sa video, yun lang naman po talaga. Ayan, baka anak wala na dito. Ayan, saan po anak mga mayroon? Ito dito pa anak, mayroon pa. Ito. Ito po yung mga bagong tanim ko din, ayun. Mga October ko siya tinanim, ayan. May mga ano na, wag mo pakiklose, hindi na makita. Ayan, kunin po namin, kinukuha po namin yung mga ano. Medyo basa po sila. Hindi po ako magdidilig ngayon kasi ay umulan. Kaya hindi na muna kami magdidilig. Kaya kuha-kuha lang muna kami ng ano. Mga tuyo, mga nalaglag na ng mga nalaglagan na mga bulaklak na. Ayan. Yung mga tuyong tuyong bulaklak. Kukunin namin. Doon tayo anak. Ayan. Saan pa tayo, anak? Dito? Lika, dito tayo. Yung ginawan ko po ng ano, ayan, may mga sumibol na po silang mga bagong babies nila. Ayan. Ayan po. Ito po sila. Ito po, may mga, ito po. Ito, may bagong baby na. Ayan. Yung dati yung ibab na nabili po sa akin. Ito po, may bagong siyang baby. Ayan. Kaya, ayan o. Gumaganda na din. Ayan o. Wala, pinapatubo ko yan. Try kong magpatubo ng seeds kung magiging successful. Ito po, ayan. Update ko din yung seeds. Aray ko. Ayan po yung seeds. Ayan po mga garden, yung seeds na nabuo. Yan po ay pinollinate ko siya. Ayan, ay nabuo po siya. Ito po ang sinalin ko po diyan na ano, na pollen ay galing po dito sa malaking king dragon. Ayan po siya, yung king dragon ko po na malaki, yung parang banda na nga po yung kanyang petals. Kasi malaki po siya. Ayan, natuyo na yung isa. Yan din ay ano ko din yan. Pinag-ano ko din. Ay, iwan ko lang kung mabubuo yan. Pag nabuo po siya, okay po siya. Pero kung nalaglag po, hindi po. Hindi po nabuo yung kanyang pollination. Hindi po naging success. Ayan po siya, king dragon ko po, ayan. Pero ito po, naging success, galing po dun sa king dragon. Kaya sana po, pag napatubo ko siya, ay di ko alam kung anong magiging kulay niya, o kung anong magiging mga variety nila. Kung napatubo ko po sila, sana po nga ay mapatubo ko. Ayan, at yung iba pa, ayan, nag-try din po ako mga ka-garden sa banda. Mukhang may success din doon sa banda na pinagsama ko yung pollen. At ang pinag-ano pa, sa orchids po galing yung sa banda na ano. Kaya pag nabuo po, ay di ko lang po alam kung ano magiging itsura ng orchids or banda yon. Ayan po. Ayan po ang kanilang mga flower ngayon na aking mga orchids. Ayan. January 20 ngayon. O, wag kayong maano, wag makulit mga anak. Doon laro lang kayo. Wag kayong mag-ano muna, ha? Wag kayo munang mag-kwan sa ano lupa ay nag-ulan kanina. Ayan. O, to, wag malikot, to. Doon laro lang kayo. Kuya, wag kulitin si Bebe. To yung nagbibideo pa ako. O, i-upload natin sa YouTube. Ayan, o. Ayan. Ayan po yung aking mga, ito po yung dati, yung kinuhanan ko siya ng ano, yung mother plan niyang kinuhanan ko po siya ng pangtanim. Ayan,
Diba yung isang ano lang yan? Ilang days pala nga yun. Ayan po, na, may bago siyang baby na nagsibol. Ayan po, ayan. Yan po yung kinuhanan ko po na ano, yung mother plant niya po ay may baby na. Ayan po. Ayan, ito yung ano ko lang, ito din tinanim, October. Pero ayan po siya. October, last week of September. Ayan, healthy na po siya. Malaki na po yung kanyang mga dahon. At ito po ay magpa-flower na. Ayan po, magpa-flower na po siya. Ayan po ang aking mga orchids na yung tinanim ko sila dati. Ay, 4 days pa lang po ay nagka-improve na yung kanilang pagtubo. Ayan po sila. Saka yung kanilang mga mother. Ayan, hitik sa bulaklak. Ayan po sila. Super ganda. Para sa akin po. Sana magandahan din kayo. Ayan. Ayan po ay... Ang kulay po niyan ay... Parang ano siya, lavender na may... ng light green, light yellow green sa gitna. Ayan. Ayan po. Saka ito... Saka ito naman po, ayan yung mga, dati po ay, ayan, yan naman po, kaya ganyan po sila kaliit, hindi sumabay dito sa iba. Kasi yan po ay kinain po ng insekto yung kanilang baby ng pagtubo pa lang. Kaya nanibago po sila ng baby, kaya ayan, maliit pa rin. Kasi pag kinakain po ng mga insekto, at na parang nadidelay yung kanilang pag, ano, medyo matagal na naman po bago magtubo. Parang na, ano, na pupostpone yung kanilang pag-improve. Kaya ako, chinichi ko po sila paggabi para po ay sinisiguradong hindi kinakain yung kanilang mga anak. Kasi pag kinain po, mag-uulit na naman po sa panibago. Kaya, ayan, maliit pa rin. Magkasabay lang po yan sila nito. Ayan po o. Oh. Ayan mo yung iba o. Oh. Ayan. Magkasabay lang po yan sila. Ayan, malalaki na po. Tapos may bagong baby. Ayan. Ayan po. Ay kinain po yung nauna nila. Ayan. Kaya, balik sa liit. Kaya maliit pa rin. Kaya, pag sa orchids din, parang nag-ano sila. Parang nagtatampo sila pag, halimbawa, ay nabali yung kanilang bagong, ano, baby. O kaya ay kinain, parang nagtatampo po sila. Okay lang po sila kuna ng flower, sabihin nyo lang, hihingi ako ng flower nyo ha, mamulakla kayo ulit. Kasi ay kailangan, may bibili ng flower, ganon. Okay lang naman po. Mas ano po nga po, pag tinatanggalan po sila ng flower, nagkakaroon po ulit sila ng mga baby. Kaya mabilis po magdami, ayan. Ito, ayan. Kinain din po yan siya. Kaya, ayan. Maliit pa yung kanila. Mabuti na lang po may tumubo ulit na yan. Medyo malaki na. Kaya, ayan. Saka ito, yung ano, yan. Namulaklak na. Yung iba kasi, may orchids kasing mabilis. Kaya magkasabayan lang naman po sila yan. Ito sa hanay na ito. Diyan naman kasi ay mother na yan. Diyan sa likod yan. Sa likod. Pero yung dito, sa purse, ano ba? Sa purse, hanay, ay mga bago lang po yan sila, yung May, April, June ko sila tinanim. Ayan, hindi pare-parehas din eh, kasi ay hindi naman tuloy-tuloy yung pag-ano ko, medyo paunti-unti din. Pero, may, yung mga nauna, pero dito, ito, mga May ko siya tinanim, pero ayan, mabilis po kasi yung iba, may mabilis po mag... Laki yung kanilang mga baby. Tapos mabilis mag-flower. Ayan. Ito naman, tingnan nyo ito. Sabay din siya. Mataba. Pero hilig niya mag-anak. Ayan. Wala naman. Hindi pa po siya nagpa-flower. Pero madami na siyang anak. Siguro, pinapalago niya muna yung kanyang sarili pa. Pag nag-flower siya, sumabay-sabay. Lahat ng puno niya, lahat ng stem, mag-flower. Maganda. Ayan, ay ito, muntik na din po ito. Ayan, kinain yung kanyang baby. Buti na agapan ko. Ayan po. Ayan siya. Medyo ano na nga ni yun. Ayan. May kain-kain yung kanyang dahon.
Buti po na agapan ko siya. Nakita ko yung kumakain sa kanila. Ayan. Ayan po. Ito, ayan po yung aking mga baby. Ang aking, kung ang iba, addict sa ibang mga plant, ako naman addict sa orchids. Pero mahilig din po ako sa ibang plants. Yung isa, iba lang kaso, hindi ko po masyadong ano, gamay. Pinag-aaralan ko pa yung mga ibang plant. Sabay orchids, medyo matagal-tagal din na ako nag-alaga ng orchids. Kaya, pero ngayon ko lang po sila na napaganda ko lang po sila ay 2018 hanggang ngayon. Kasi ay dati madami din akong namamatay na mga orchids. Ayun, napag-aralan ko na ganun din sa mga plant kong iba pa, pinapag-aralan para hindi masayang naman, lalo pag binili. Hindi masayang yung ano, pira. Kasi pag namatay, ayun, wala na. Bye-bye na yung ano mo. Ayan. Ayan po, ito naman. Masipag po siya mag-anak din. Tingnan nyo, ang dami niyang anak sa ilalim mo. Pero hindi pa po siya namumulaklak. Ayan. Kasi kinat ko din yan sa kanilang mga mother plant. Tingnan mo, may mahaba siyang ano. Ayan po, walang dahon. Ayan. Ayan na po. Ayan. Kinat ko po siya sa kanilang mother plant. Tapos siya na po, nag-baby na po. Ayan, ang dami. Kaya may mahaba. Ayan, nakikita niyo siguro po yung may mahaba na mga stem yun. Kasi po ay kinuha ko yan sa kanilang mother plant na walang dahon. May mga kukunin nga po ako. Marami pang walang dahon na mother plant. Sa mother plant nila, kukunin ko po. At ililipat. Ayan po. Papatubuin ko po yung mga kinat ko. Ayan, ngayong January lang po yan, may flower ulit. Madami po sila ngayon. January, may mga bagong flower din. Ayan, ito, mga November. November, last November yan ang flower na yan. Saka yan, ayan sila. Mga November po yan. Hanggang ngayon, mayroon pa rin. At ayan, may pabuka pa. Ito ngayong January lang. First week of January, yan siya bumukadkad. Ayan. Double siya, double. Parang rose. Ayan. Ang ID niya po ay Sunshine Mountain Blue daw ang ID. Dendro Rose. Ay, ayan. Maganda po siya. Parang blue. Parang mag-blue na nagbabayolet. Ganun. Pero yung first na ano niya, yung unang mukadkad niya talaga para siyang blue. Ayan. Pag medyo tumanda na, nagiging kupas, kumukupas din. Ayan po ito. Ang ganda ng kanyang kikis. Ang healthy. Ayan po. Ayan. Ang laki po ng kanyang kikis. Ayan. Tour ko muna kayo dito sa aking mga orchids. May nagtapos na ako mag-ano ng daisy. Doon sa kabila naman na daisy. Ipakita ko din sa inyo yung in-order kong seed sa Lazada. Di ko alam kung daisy o gerbera ba yun. Sabi gerbera. Pakita ko mamaya-maya sa inyo. Ayan po. Ayan po ang aking mga dendro. Ayan. Ayan po ang haba po ng flower niya. Ang tagal na po niya. November pa po yung flower na yan. Ayan. Kaso mga yung iba ko kasi, yung dito sa mother plant din, may mga nakahalo din na maliliit. Kaya nakikita nyo maliit yung iba. Kasi ay pag, minsan po kasi may bumibili. Ay pag mayroon na ako po, halimbawa mga apat tatlo na yung variety ko ng mga ganyan, ay binibigay ko na lang kasi wala din pang gastos. Walang, lalo pag walang trabaho si mister. Ayan, kailangan din ng mga bata ng pangangailangan. Kaya wala din. No choice ako. Ibinta sila. Ayan. Pero may iniwan din po ako para sa akin. Kasi mawawala yung mga variety ko na ano, kung iubos ko sila. Meron nga binibili sa akin. Ito binibili sa akin. Sabi ko, isa pa lang yan. Kaya, no, wala. Hindi nyo po yan makukuha. Ayan. Tara, doon na muna po tayo sa mga daisy kong nabili sa Lazada.
Ito, itong mga ka-garden, ito po yung daisy na nabili ko sa seeds. Seeds po siya, nabili ko po siya sa Lazada. Sabi sa akin, Gerbera, sabi doon sa ano, Gerbera, hybrid Gerbera daw siya. Ayan, inisprayin ko po sila ng 7 kasi nilalanggam. Ayun, kumukulot-kulot yung dahon nila pag nagkakaroon ng aphids. Hindi maganda yung tubo. Kaya inispray ko po sila. Ayan, ito po. Tingnan nyo po ito. Kulot-kulot kasi nagka-aphids po sila. Pero ito namang naunang dahon, hindi naman. Pero maliliit po siya sa Gerbera. Kaya hindi ko po malaman kung ano po talaga ito. Ayan po oh. Pero ang bilis niya pong mag-anak, ang bilis niyang magkaroon ng mga sanga-sanga. Kaya ay medyo maano na po siya. Ito nga, mayroon siyang aphids oh. Ayan ang mga ka-garden oh. Ayan, may langgam po kasi. Ayan, need ko na naman silang isprayan ng 7. Kasi papangit po yung kanyang mga dahon. Kukulot-kulot. Pag mayroong aphids tulad nito oh, may mga puti-puti. Ayan, tapos tinatanggalan ko po sila mga lumang dahon. Tapos ito ang mga problema ko. Itong mga tumutubo na ito. Itong maliliit na ano, yan o. Mga damo. Ewan kung wala naman yan. Wala namang ano. Sa orchids din, madami din mga ganito. Tumutubo sa bunot. Ayan po. Ayan o, kulot siya o. Kasi nagkaroon siya ng aphids. Ayan. Ito may mga luma siyang dahon. Tanggalin natin. Ayan po. Saka ito po ang aking butterfly. Ayan, medyo madami na po sila. Ano daw ang tawag dito? Oxalic butterfly. Pero yun, kung tama. Tama ba gayon? Ayan. Bakit ganito ito? Umulan kasi po mga ka-garden, kaya ayan, naglaylayan po sila. Ayan, mabigat po kasi yung kanilang mga ano. Ayan po, tingnan nyo, may mga bulaklak na kasi. Kaya ayan, naglaylayan na sila. Medyo baliktad din po natin para tumayo. Ayan, ano na lang natin dito sa may daisy. Ayan. Ayan po. Tapos ito din po. Kung yung may nakakaalam sa inyo, ano kayang klaseng daisy ito o ano ito? Kung familiar ba ito sa inyo? Ayan. Pero doon sa pinakita naman sa Lazada, ay yung bulaklak niya, daisy talaga. Pero yung dahon, malaki din. Pero bakit ito maliit? Sabi ng mga friend ko, baka hindi daw ito daisy o baka daisy na ibang variety. Hindi ko din alam kung ano talaga ito. Pero madami na ako nito. Malago na. Try ko nga siyang yung mga may ugat kasi yung kanyang mga baby. Kaya pwede ko siya pong iripat. Try ko din pong sa malaki. Kasi ito ay tatlong puno ito sa bawat isa. O ay mabilis pala siyang lumago. Ang bilis siyang magkaanak. Kaya ay medyo din. Ayan o. Medyo madami na siya. Ayan. Pero parang disit din talaga siya mga ka-garden. Pero maliit lang po talaga yung kanyang mga dahon. Ayan po. Ayan. Sabi naman yung isang kakilala ko, kung Gerbera daw ito. Ayan. Sabi po ng isang kakilala ko ay baka, kung Gerbera po ito, 3 to 4 months ay mamumulaklak na po siya. Ay ito po ay 8 months na po ito. Ay, hindi pa rin namumulaklak. Ay, tumubo yung sili na nilagay ng aking anak, oh. Tingnan nyo po mga makagarden. May aalisin ako. May siling tumubo. Ayan. Yung aking mga anak din ay kahit ano lang ang ilagay. Ay, naku, ano ito?
Ayan po siya mga ka-garden. Ayan o, ito po. Ito po nga mga ka-garden. O. May mga dahon na po siyang hindi maano. Ayan. Tuyot na dahon na. Nanilaw na. Tinatanggal ko po ito. Para bawas sa kanilang populasyon. Ay, populasyon. Para bawas sa kanilang, para makahinga naman po sila. Ano ba yan? Ayan. Ang dami pong ano, tuyong dahon. Naninilaw na dahon na. Ayan, mukhang nilalanggam din ito. Kailangan ko naman talagang mag-spray ng ano, ng 7. Ito, iba din po itong dahon niya. Tingnan mo ito po, si mahaba. Pahaba po yung dahon niya. Tingnan nyo po. Ayan, pahaba po. Pero ito po, pabilog. Pabilog na maliit. Hindi ko po alam kung ano ito. Ayan, ayan po. Ayan po sila. Ayan, ito po naman po yung isa kong butterfly. Butterfly na ano, hindi ko po alam ang mga ID nito. Basta butterfly lang po. Ayan. Medyo masaya sila ngayon kasi umulan. Kaya masaya po sila. Kasi itong mga butterfly ko, itong butterfly ko na ano ay nagsitumbahan. Kasi ay may bulaklak na. Tapos mga, yung mga ano niya, bulak, yung mga seeds naglalaglaga na. Mamaya ito mapupuno na dito ng mga butterfly. Ayan po, ayan po, ayan. Sumasayaw na po sila. Ayan. Ayan, ito po. Ayan po ang aking mga, ayan ang aking butterfly. Ayan po. Ayan, pagkatapos po nito, magwawalis na naman po ako kasi ay medyo makalat na din. Ayan, tingnan mo ang aking walisan. Tingnan nyo po ang aking walisan. Ayan. Ayan po, ang aking mga walisan. Ayan, dami ng paunti-unting kalat. Ayan po. Ayan, dito na lang po muna tayo mga ka-garden at ako ay may mga gagawin pang iba. Ayan po ang aking mga halaman. Thank you po sa pag-watch. Bago po tayo mag-bye-byean. Hello, ayan po. Bago po tayo mag-paalaman, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel at pa-watch, pa-like, saka pa-comment na lang po din kung kayo ay naging may natutunan o ano at wag kung pwede din po i-share nyo din po. Ayan, thank you po. Ayan, pagpasensya nyo po ang aking mga garden. Ayan, pati ako, ayan. Hindi pa nakakahilamos, hindi pa nakakasuklay. Ayan, dito na agad sa garden ko. Ayan, thank you po. Thank you po sa manunood. Thank you for watching. Magandang araw po ulit sa inyo. Ayan, video sumisikat na din po ang araw. Thank you po ulit. Bye-bye.